Pamangkin! This is Tito Kim and welcome to my YouTube channel. Ngayon, mapapakinggan ninyo ang isa sa mga storya mula sa Dear Tito Kim. But before anything else, please do subscribe and hit that notification bell para updated kayo araw-araw. Enjoy! Yan. Magandang gabi sa ating first caller. Hello. Ayan, naririnig ka na namin lahat dito. Pero isipin mo lang na tayong dalawang nag-uusap para hindi ka masyadong mahiya. Magandang gabi sa'yo. Anong pangalan mo, ate girl? Ate. Nahiya po ako. Ano yun? Nahiya ka? Huwag kang mahiya. Isipin mo lang, dalawa lang tayo dito nag-uusap. Di ka naman nila kilala. Ganon. Opo. Anong pangalan mo, ate? Si Elise. Ano yon? Si Elise po. Si Elise po. Okay, magandang gabi sa iyo, Elise. So, Elise, ano po ang, ang tawag dito? Saan tayo nakatira ngayon at ilang ito taon ka na? Ito po kasi ako kita kayo. Oo nga, parang nasa kalsada ka na masasagasaan. Baka pwede pumili-pili ka naman na medyo safe na lugar. Ayan. Ano po kasi, malapit kasi yung bahay namin. Yung inuupahan ko sa may kalsada. Ah, malapit siya sa kalsada, pero wala ka naman sa kalsada. Okay. Lumabas ko. Lumabas ka lang. Ito lang naman po. Okay, sige, Elise, ilang taon ka na at saka taga saan ka? Taga Kapantanay na po, taga Albay po. Taga Albay. Diyan ba makikita yung ano na nga yun, Mayon Volcano, tama? Apo. Si Gia na lang po at Gia. Gia na lang ang pangalan mo. Apo. Ah, okay. Gia na lang daw ang pangalan niya. Nalito na siya. Hindi niya na alam ko anong pangalan niya. Oh, sige, siya na lang daw si Gia. Si Gia, 29 okay. years old, mula sa Mayon Volcano. Okay. Gia, anong pinaglalaban mo ngayon? Uy, ready ka na ba sa Valentine's Day, Gia? Ay, hindi ko po alam yan eh. Hindi mo alam yon? Maang-maangan. Okay, magandang gabi sa iyo. Anong problema mo ngayon? For sure may problema ka. Oh, anong pinagdadaanan mo? Single ka ba? Taken? Complicated? Single ano? Mom. Complicated. Single mom ka? Opo. Okay, ilang taon ka ng single mom? 2 years na po. 2 years na. Okay, so ang ngayon, anong kalagayan ng love life mo at bakit ka tumawa? Ganito po kasi hindi pa kinom. Katal po ako sa una. Okay. Kasal po ako sa una. May anak po ako sa una. Okay. Tapos, kasal po ako. Tapos, pero po, maayos po yung paghihiwalay namin. Kasal ka sa una? O, pati sa parents niya, nag-usap kami sa barangay, nagpirmahan na kami na about sa bata lang po. Pero ilan ang anak ninyo dalawa? Mabait sila sa akin, pati yung mga kapatid. Oo. Ilan na, teka lang ate ah. Ilan ang anak ninyong dalawa ng previous na asawa mo? Isa po. Isa. O tapos? Tapos po, nagka-relation po ako nung after nung nag-iwalay kami. Kasi po nung, yung sa una po kasi, alam namin sa bawat isa na hindi namin malungin sa atin sa kumbaga, may dahilan lang kami kung bakit kami nagpakasal. Okay, so hindi kayo nag... Alam po, opo. Kaya wala sa aming problema. Okay, tapos itong sumunod na relasyon mo? Yung sumunod na relasyon ko, yung una, 29 din po siya. Akala ko po kasi, binata siya. Tapos... Akala mo binata siya? Oo, okay. Hindi pa kailan. Hanggang malaman ko na may girlfriend pala siya pero nasa abroad. Okay. Nagkikipag-iwalay na po ako. Ayaw niya. Hanggang... Pupunta na sana ako ng abroad hanggang natingin yun. Dahil buntis nga po ako, 3 months ko nalaman. Panik na sana ako. Buntis ka? Tapos, dyan sa jowa mo na yan? Opo. Yun na meron na palang jowa, na meron palang jowa abroad? Yung jowa po no, nasa abroad po pala yung boss. Oo. Yung girlfriend niya. Oh, yung girlfriend niya. Na hindi tapos, mo rin alam na may jowa pala siya abroad. Tama? Opo, opo. And tapos, then? 9 years na po pala sila noon. 9 years? Opo. Okay, and then? Tapos, hindi po yung nangyari. Pero nakikipag-iwalay na po ako. Kaso, every time na makikipag-iwalay ako, sinasabihan niya ako na papatayin niya ako. Papatayin ka niya? Opo, yun po ano-ano may sinasabi.
O tapos? Tapos, hindi siya papayag na mawala ako. Ayaw ko, sobrang hirap na ako. Ayaw ko na talaga. Hanggang ayaw mo na talaga? Sa point na last December, umuwi yung babae. Oo. Oh. December. Ay, last September. September, last umuwi yung babae December. Na jowa oh. Ng jowa mo. Tapos? Pero po, actually, nakipag-iwalay na po ako. Kumbaga, sa bata na lang po. Yun yung point ko. Mm. Matagal na po ako nakipag. August pa po. Mm. Kasi yung lalaki, habol pa lang, habol sa akin. Kasi nga, may anak nga po. Ay, buntis nga po ako. Okay. Ako naman, layo ako ng layo. Natutuntun niya kami. Eh, okay. Siyempre, ako naman po. Wala pa akong mapupuntan. Wala pa akong trabaho. Kumbaga, itinanggap ko siya ulit. Pero sabi ko, pagkatapos kong mga anak, sabi ko, wala na. Okay. At sa kanya nakakuyan kung magsusuporta pa siya sa bata. Noong August po yun, before mo yung babae, kinautap ako ng magulang ng lalaki, nahiwalayan ko na yung lalaki. Okay. Pero, nahiwalayan ko na po siya. Kaso, ayaw nga po. Tapos, ang sabi ko po, kausapin na lang po yung lalaki. Kasi kung alam niyo lang po yung anak ninyo, yung ugali, kapag hinihiwalayan ko. Okay. So ang gusto ngayon, nila lumayo. Gusto nila, sinong may gusto na lumayo ka? Opo, lumayo po ako dahil nagpa-choicewoman po ako. Pero, yung alam niyo po yung sitwasyon na sobrang hirap din po doon. Yung sitwasyon doon na, noon nga kung may trabaho pa ako, never ako nag-umihingi ng tulong para sa pamilya ko. Kasi wala naman akong pamilya na eh. Mm. Broken family din po ako. Hindi ako lumaki sa nanay ko, mm. sa tatay ko. Lola lang ako, kasi patay na din. So, so mag-isa ka na lang sa buhay. Ka para sa sarili ko. Oo, tapos? Ayun po. Ang kinakainis ko lang, halos August, na-stress ako, na-stress ako na hindi nila alam na halos magpakabatay ako kahit nasa sinapupunan ko yung bata. Dahil iniwala na kami ng lalaki. Dahil ano? Ano yon? Dahil hindi na pa nagparamdam yung lalaki. Hindi ka nagparamdam sa lalaki? Opo. Tapos, teka lang, bakit ka hindi nagparamdam bigla sa lalaki? At saka bakit ka umaayaw ngayon sa relasyon ninyo? Dahil may jowa talaga siyang totoo for delikadesa, ganun? O dahil hindi mo na talaga siya mahal? Opo, opo. Tapos po, yung magulang niya at pamilya niya, mga kapatid niya, ayaw po sa akin. Ayaw sa iyo? Opo, kasi may anak daw po ako at kasal sa una. Okay. Naintindihan ko naman po yun. Tapos, okay lang po sa akin yun eh. Wala naman akong pakialam na dun sa lalaki. Sabi ko, kumbaga, suportahan na lang ako kahit ang magkakaganak lang. Okay. So, ano ngayon ang problema mo? Ayaw nila na? Gusto nila ipa-DNA muna bago suportahan. Bago sila mag-suporta. Okay. So, ang problema mo dito ay ayaw nilang suportahan yung anak mo. Yun ba yun? Opo, kumbaga. Pero so, yung lalaki, patago po siya, ano? Patago po siya, tumutulog. Oo. Oh. Nalaban po ng babae, nalaban ng magulang, tapos pinupuntahan-puntahan ako, tapos nasabihin nila na nag-contact daw ako, or di na ako tumitigil sa lalaki. Okay, so parang eto na lang, nasasaktan ka kasi kung ano-anong mga masasamang salita ang sinasabi sa'yo ng pamilya ng lalaki. Samantalang, ikaw wala ka namang ginagawang masama. Ang hinahabol mo lang naman is yung sustento para sa bata. Tama ba? Actually nga po, Tita Kid, hanggang 1 month lang eh. Hanggang 1 month lang yung? Hindi ko sa sustento. 1 month lang yun yung masustento. Ang dami pang sinabi sa'yo. Okay, tapos. Tapos? Alam niyo po ba yung kinakainis ko? Kasi halos 2 buwan na po siyang totally binagparamdam yung lalaki. December 2 dyan. September, November, December. Oh. Nagparamdam po yung lalaki sa akin ng 31. December 30. Yung last ng December. Ayoko na sana kasi marami na pong tumulong sa akin. Halos, okay. Halos wala kami mapuntahan, yung anak ko, kami, yung kapatid ko kasi yung kasama ko. Tapos, hanggang dumating po yung pina, nagparamdam naman po siya noong 31 ng December. Okay. Nagmamakahawa siya, nabigyan ko ng chance. Sabi ko, kahit sa bata na lang, supportan na ako hanggang makapanganak ng January. Mm.
kasi hindi po siya pumapayag na mawala kami. Kasi yung bata nga, ipinaglalaban niya. So, kasi ayaw po, niya na suporta lang. Ang gusto niya, magbalikan kayong dalawa, ganon. Opo, opo. And pero, then? Ang ginawa ko po, sabi ko, bahala ka, pero sabi ko, ako wala na sa bata na lang. Yun lang lagi kong sinasabi sa kanya. Nagsisuporta siya. Kasi nung matayo po na, nung nakapanganak na ako, pumunta po siya, nagfirma siya doon sa birth certificate. Mm. Lagi siyang pumupunta kasi binibisita niya yung anak niya. Kasi January 10 po ako nanganak. Mm. Tapos po, tapos hanggang nagpapadala na yung lalaki sa akin. Nadakit siya ng babae. Mm. Nadakit na naman po siya na nagpapadala sa akin. Tapos pinagsasabihan ako na kung ano-ano na sana hindi. Kabuti daw, hindi na papasama yung anak ko. Hindi nasisira yung naggatas na hindi nibigay ng pera ng kasawa niya. Okay. Sabi ko po kasi sa babae, tanggapin na lang. Kasi ako, wala na akong pakialam sa lalang. Tanggapin niya na lang, kumbaga, sa bata na lang, kumbaga. Tanggapin na lang sa sarili niya na nagkaanak yung asawa niya. Kasi sila po, walang kanak. Okay. So, ano ngayon ang pinaka-problema mo, Ate Girl? Parang napahaba na yung istorya ni Ate Girl. Teka lang, tawagan ko lang. Ano ba to? Sim 1, Sim 2? Ate Nova, ha? Sim 1 to or Sim 2? Sim 1. Okay, tawagan natin ulit si Ate Girl. Nandun na tayo sa pinaka-climax. So, ang istorya nito ni si Ate is may dati siyang asawa. Hiwalay na rin naman siya sa asawa niya. Tapos, meron siya ngayong... meron siya pangalawang jowa na buntis siya ngayon dun sa pangalawang jowa niya, which is gustong makipagbalikan sa kanya pero ayaw niya na. Ang gusto niya na lang is para sa bata kaso nagpupumilit yung lalaki, ganon. So Ate, dito sa storya mo, ano yung pinaka nagbabother sa'yo? Ano yung pinaka talagang gusto mong masolusyonan? Parang ganon. Yung ano po kasi, nagkasumon sila. Mm. Noong January 7. Mm. Kasi nga po... parang si Tulfo yung kailangan mo. Ay, January 7. February 4 po. Nagpasumon sila, o tapos? Hindi nga po. Sabi ko nga po, anong dahilan? Ang problema po, nagpasumon yung nanay niya. Bakit sinusumon ka? Kasi daw, unhealthy na daw ang pagsasama nung mag-asawa. Eh, wala, hindi na nga po ako nag-iintay dun sa lalaki. Ang inaano mo na lang talaga is yung sustento para sa bata, tapos pinasumon ka pa, ganon. Opo, tapos hindi naman po yung sustento sa bata, hindi na nga po ako humihingi eh. Kasi ang sakit, sobrang sakit nung time na, alam niyo po ba, Tita Kim, nung August, simula nun, doon ko nalaman yung page nyo, tapos doon ako lagi nakikinig na isa po kayo yung naging, na halos magpakamatay ako, pero alam niyo po yung mga payo niyo? Kada maninig ko yun, lumalakas yung loob ko. Aww. Tapos, nalagpasan ko po yun hanggang December. Mm. Tapos bigla nga yung, alam mo yun, okay na ako. Naiyak ko na lang lahat. Mm. Tapos, biglang... bigla ako pa yung masama. Ako na nga yung agrabyado. Ako pa yung... Hmm. Halos wala sila alam sa pinagdaanan ko. Mga August to December, halos nabawala ako sa utang, nawala yung lalaki. Lagi nang iniisip ng nanay na kinukontak ako, hindi naman. Hmm. Kaya naging nagpakatatag na lang ako. Kahit sabi ko nga doon sa lalaki, ayoko na talaga, ayoko na. Mm-hmm. Kaso, ayaw niya. Mm. Ang sabi ko nga po, doon sa barangay noong nakaraan, hindi po ako umarap. Mm. May rights ko naman kasi yun, sabi nila. Alam pa sumul kasi yung nanay ng lalaki. Mm-hmm. Kaso pagdating din sa... noong February 8 pala, pagdating ng February 8, pumunta sila. Ang sumon pala nila, February 7. Mm. Tumating sila, February 8. Tapos po, pagdating nun, hindi ako umarap kasi ang nandoon, yung nanay ng lalaki, yung kapatid ng babae na nagtatrabaho sa WD, tapos yung babae, yung asawa, nag-request po ako na ang sabi ko, kung pwede, ano yung lalaki? Mm. So, wala kasi yung lalaki doon. Eh, siya naman ang ama, gano'n. Opo, isa lang naman pag itatanong ko eh.
Okay. So, ngayon Ate Girl, ano ang maitutulong ko sa iyo? Ano bang nagugulumihanan? Well, first and foremost, nagpapasalamat ako sa iyo, no? And it's a big privilege na during those time na parang gusto mo nang kitilin yung buhay mo sa sobrang hirap, you were listening to my videos at sabi mo nga nakatulong sa iyo. So, maraming salamat doon. But for now, what else can I help you? Ano ba yung bumabagabag diyan sa isip mo? Yung lalaki nga po. So, sabi mo, ayun na. Oo, sabi mo kasi hindi mo na mahal yung lalaki at ayaw mo na makipagbalikan sa kanya, hindi po, tama? I mean, kasi po, sa birth certificate niya po, yung kumbaga, yung point po doon, nagpirma siya kaso kailangan pa po ng senula. Oo. So, sabi ko nga po, gusto ko, ayaw ko nang ipatilido, ayaw ko na rin yung maghabol para sa anak ko kasi hindi ko naman kailangan yun eh. Okay. Ang importante sa akin yung anak ko eh. Okay. So, hindi siya pumapaya, gusto niya ipangalan sa kanya, ipa-apelyedo sa kanya, ganoon. Opo, nakapirma na po siya kaso kailangan lang po ng sedula. Kaso ini-insist po nung kasawa tas nung nanay na ako daw po yung naghahabol. Eh kahit saan po talaga sa messengers. Okay. Never po ako naghabol sa lalaki. Nagbabakawa pa ka po ako. Okay. Nalumayo siya ganon. Nagpapakanatay sa pagdiwanan ko. Ayoko na talaga. Okay, kasi sige. Kasi ako yung nabibiin. Okay, kasi okay. Kasi yung nanay niya, ako pa nga yung, hindi ko alam kung alam niya. Kasi hindi naman pinaharap sa akin yung lalaki kasi sabi ko nga, itatanong ko lang naman kung ipapapilyado pa o hindi na. Yun lang naman kasi sabi ko, itatanong ko sa barangay. Okay. Sabi ko, isa lang naman, hindi ko na kailangan ng sustento. Kasi ako, tumigil na talaga ako din sa lalaki. Ako nga po ang pinupuntahan eh. Okay. Kahit ayoko na talaga. Okay, sige. Pinataran pa nga po namin na pintuan. Ayan, okay. Nagdadabog po sa labas. Okay, okay. Gets ko na. Okay. So, pasensya na hindi na natin mapapahaba pa yung istorya kasi marami pa tayong nakasalang na tatawagan ngayon. But I get your point. Ayaw mo na doon sa lalaki na yon. Gusto mo nang iwasan yung ama ng anak mo na yan. Pero nababother ka ngayon kasi binabother ka rin ng kanyang ina at ng kanyang pamilya at sinasabi ikaw yung naghahabol where in fact hindi ikaw ang naghahabol kundi yung asawa mo. Tama? O, di ba may nagsisingalong pa dyan sa kapitbahay mo? Narinig pa namin yung singalong sa kapitbahay mo. Kakaloka, hinaan ko lang muna ng konti yung boses mo. Ah. Mapapakinggan mo naman to ng bonggang-bongga. Well, anyway, mahirap talaga yung sitwasyon mo kasi syempre mag-isa ka na lang sa buhay ngayon, di ba? Masarap makipaglaban, lalo na kapag alam mo na meron kang kasamang nakikipaglaban. Pero yung mag-isa ka na lang, tapos meron ka ng hindi lang isa, kundi dalawang anak na ngayon na aalagaan. Talagang it takes a lot of courage. Kaya naman, bilib ako sa'yo at napakatatag mo. Totoo yun, napakatatag mo. First and foremost, siguro, una kong gustong sabihin sa'yo is huwag kang panghinaan ng loob. Because actually, the more na dapat mas motivated ka ngayon, and the more na dapat mas malakas yung iyong kalooban, ano po? Hindi marinig? I-replay mo na lang yung ating live kasi medyo may nagsisingalong kasi dyan sa kapitbahay ninyo. Kaya hindi mo ako masyado maririnig talaga ng bonggang-bongga. Okay, so, yun, una sa lahat, pakatatag ka, tatagan mo ang loob mo, mas maging motivated ka, kasi ngayon ka pinakakinakailangan ng iyong mga anak. Kung dati meron kang isang dahilan para mabuhay, and that is your first son or first child, ngayon, meron ka ng dobling rason para mabuhay at maging motivated in life because you have now two children, di ba? Magkaiba man yung ama nila, ano pa man ang differences nila, at ano pa man ang pinagdaanan mo, meron ka pa rin dalawang blessing, napakalaking blessing na dapat panghugutan mo yun ng iyong motivation. Kaya, ang una kong gustong sabihin sa'yo is to be motivated as an individual. Kasi ang motivation, pinakamakukuha din natin yan sa ating sarili. Eh. Kahit na anong sabihin ng mga tao sa paligid natin, kung tayo muna mismo ay pinanghihinaan ng loob at tayo mismo sa ating mga sarili ay dinadown yung ating sarili, walang mangyayari. So, I want you to feel confident. I want you to feel motivated. I want you to feel blessed. Yung blessed ka dahil meron kang dalawang supling na pwedeng alam at nagbibigay sa'yo ng joy. Wala ka man nung lalaki na hinahanap po, pero meron kang blessing na galing sa iyo na kaloob ng Diyos na magiging dahilan for you to live and continue to be motivated in life. That's number one. So number two, ikaw na nga nagsabi na ayaw mo na dun sa lalaki. So ako nga, naniniwala na kung ayaw na talaga natin sa isang tao, magagawa natin ng paraan para lumayo.
And you just need to be consistent on that. Kung talagang ayaw mo na yung babae, lalaki, tama yung sinasabi mo, pagsasaraduhan ng pinto, di ba? Ipabarangay mo kung lalapit pa sa'yo, di ba? Pwede naman yun, di ba? So, kung talagang ayaw mo na. You have to make the decision. Hindi dahil gusto ng lalaki na ipangalan sa kanya yung bata, ipapangalan mo na. Although, karapatan ng bata na makilala kung sino yung ama niya, pero ikaw kasi ang ina eh. And right now, you have to decide what you think is best for your child. So don't let anybody, especially yung mga wala sa relasyon ninyo, na mag-dictate kung ano yung gagawin mo bilang isang ina. Kasi ikaw yan eh. Alam mo kung ano makakabuti sa iyong anak. Kahit ano pa sabihin ng lola, ng tita, ng tito, ng pinsa, ng jowa, ng jowa, ng jowa, wala silang magagawa kung talagang meron kang desisyon para doon. So, alam ninyo, masyadong nagiging complicated ang buhay kapag masyado tayong maraming mga boses na pinakikinggan. Kaya minsan, mas magandang pakinggan mo na lang yung boses mo kasi kung alam mo naman na tama yan, sundin mo kung ano yung naiisip mo na tama, lalo na kung para sa kapakanan ng iyong anak, para sa ikabubuti niya. So, you are so down right now because nakadagdag pa yung pag-iisip mo sa mga opinion ng mga tao sa paligid mo. Kung pinabarangay ka nila, di sagutin mo sa barangay. Kung wala ka namang ginagawang masama, hindi ka rin naman mahahatulan. Tama? So, wala tayong dapat na itago at ipangamba kung wala naman talaga tayong ginagawang masama. Unless, meron tayong ginawang masama, di ba? Pero kung alam mo naman sa sarili mo na ginagawa mo lang naman yung tama bilang isang ina at ginagawa mo lang naman yung dapat mong gawin, bakit ka matatakot kahit ipabarangay ka pa nila, ipa-Supreme Court ka pa nila at kahit saan pa? Hindi ka matatakot kasi alam mo wala kang ginawang mali. So, don't be so bothered. Kasi yung mahirap na nga yung magpa-laki ng anak na walang ama, ang hirap maghanap buhay, ang hirap mag-alaga ng bata, tapos iisipin mo pa yung mga sasabihin ng ibang tao, di ba, mas masakit, mas malalong magiging mahirap at mas lalong magiging mabigat. Kaya kung ako sa iyo, pag-aanin mo yung nararamdaman mo by not minding those people na kung ano-ano sinasabi sa iyo. Alam mo, the more na hindi mo sila pinapansin, the more na dinideadman mo sila, the more na nawawalan din sila ng gana. Diba? So huwag kang masyadong magpa-apekto sa kanila. Huwag kang magpa-apekto sa kanila. Kung alam mong ikaw ay nasa tama, ipaglaban mo yung tama nang hindi mo kinakailangan makipag-away sa kanya at tignan mo yung iyong sarili at ang iyong mga anak. Doon mo i-focus ang lahat ng iyong lakas. Okay? And I hope you don't go back to that man kasi parang mas lalong magiging komplikado ang buhay mo kapag babalikan mo pa talaga yung lalaki na yan. So, tama yung decision mo na ayaw mo na sa lalaki na yan at ayaw mo na talaga kahit magpumilit pa siya, kahit sabihin niya magpakamatay siya, bahala siya sa buhay niya. Diba? Kasi lagi ko nga sinasabi dito, ayaw natin ang pagpapakamatay na yan, Chenes. Diba? Yan ang worst sin na pwede ninyong magawa sa mundo. Hindi yan escape. It's the worst sin that you can ever commit on earth. So kung sasabihin niya man na ganon, desisyon niya yon. Hindi mo kailangan i-blame ang sarili mo. Hindi mo kailangan sisihin ang sarili mo kasi desisyon niya yon. Now, ayusin mo yung pag-iisip mo kasi hindi lang ikaw yan. May anak na umaasa sa iyo. And most importantly, sinabi ko sa iyo, huwag mong papansinin yung mga sinasabi nila and don't feel so unmotivated by them. Okay? So maraming salamat sa iyo, Gia. And thank you so much for listening. Ha? Maraming salamat. Na-appreciate ko yung panonood mo ng mga videos ko. And I hope na nakatulong din talaga ako sa iyo, ha? Maraming salamat. Okay, balitaan mo na lang ako pag nakakita ka na ng magandang love life. Yes, thank you so much. Grabe, saludo talaga tayo sa lahat ng mga single mom. Ang hirap kaya maging single mom, guys. Ay, hindi pa ako naging single mom at ayoko rin naman sana, 'di ba? Pero kung kayo man ay single mom ngayon, bilib na bilib talaga ako sa inyo. Kasi alam niyo yung emotional stress, salo-salo nyo yun eh. Tapos wala kang karamay, ang hirap sa buhay no, 'di ba? Tapos lalo pag may sakit yung anak mo, may pangangailangan yung anak mo, ikaw din ang maghahanap buhay, ikaw din ang maghahanap, nanay ka na, tatay ka pa. Kaya saludo ako talaga sa inyo. Kaya I know you deserve someone better and that will come. Huwag kayong mawala ng pag-asa na parang single mom na ako, wala nang magkakagusto sa akin. No. Because kung meron mang mas responsable at mas nakakaalam sa buhay, kayo yun. Kaya saludo ako sa inyo. Wait lang kayo. Huwag kayo masyadong atat at magmadali, ha? Wait lang kayo dyan. Thank you for watching. Again, don't forget to subscribe dito sa aking YouTube channel and follow me on my social media accounts.